Mabuhay! This is Mr. Criminology at welcome sa ating mga lessons tungkol sa mga pag-aaral sa mga subject matters of criminology, even sa mga disciplines nito. Today's lesson, we'll be talking about sa ating course na character formation, nationalism and patriotism. And this is for the topic today about Filipino character and personality. Let's see our learning objective this morning. First, at the end of the lesson, you are expected to identify the three main traits that emphasizing Filipino values. And number two, to appreciate values orientation. Let's see them. Filipino character and personality, there are three main traits underscoring Filipino values. This is an excerpt from the Filipino-Australia business. Number one is called personalism. Ano ito? Filipino valued interpersonal relationship. You know that. We are very much aware na pinapahalagahan natin yung pakikipag-ugnayan, pakikipagkapwa, relasyon sa bawat tao sa paligid natin. It is firmly believed that harmonious personal relationship is the key to a successful endeavor. So, ayaw natin ng conflict. We want to be harmonious. We want to be fine. We want to have smooth relationship with others. Kaya nga, para sa atin, para maging successful yung ating mga kanya-kanyang pinagkakabalahan or engagement, dapat wala tayong conflict with other people. Amicable settlement of dispute is the primary means of restoring broken relationship and to face-to-face often forum considered once conflict is recognized in an organization or the community. So, karamihan ng mga conflict natin ay nasolve natin through amicable settlement. It means nagkakasundo, pinag-uusapan kung ano yung best na pwedeng gawin para makapag-restore or ma-appease, mawala yung aggrieve, masatisfy, at mabigyan naman ng due yung nakagawa ng hindi maganda. So, we want face-to-face open forum, kalimitan yan para maresolbahan ng maayos sa pag-uusap yung mga bagay na hindi pagkakasunduan. So that is how personalism is happening as the Filipino possess it. Number two, let's see the word familialism. Familialism. Filipinos are family-oriented. Yan. Kaya nga sa atin, up to extended family, we want to be with them. Development program and project in the community are concentrated on the family. So kalimitan, government, civic organization, NGO, ang focus ng kanilang mga programa ay more of family orientation. Nakabase, naka-anchor lagi yan sa mga family matters. At kalimitan, kasama pamilya. Decision on matters is centered on the welfare and best interest of the family rather than or the betterment of interest of some individual. So, ang ating pinaka-sentro sa lahat ng mga desisyon, sa lahat ng mga programa, sa mga welfare, ang kalimitang focus natin ay benefited dapat yung pamilya. Sapagkat in the family, sila yung ating pinapahalagahan. So dapat hindi lang iilang tao o individual ang makikinabang, kundi dapat buong pamilya. If the mistakes committed by a family member affect the credibility of the immediate family members of the family. Di ba? Alam natin yan na kapag mali yung buhay ng isang member ng family natin, kalimitan, affected yung buong integridad, yung buong credibility ng ating pamilya. Kaya nga, yung mismong pamilya ay dinidisiplina yung kanyang anak sapagkat alam niya, representation ng isang member ng pamilya, yung mismong taong yun. Kaya when he acted good, it is good na bagay sa pamilya, magandang representation, magandang kredibilidad. Pero pag nakagawa naman ng hindi maganda, that is vice versa, or that is will affect naman yung family at the same time. Number three is the word particularism. Particularism. It displayed behavior by the individuals, may it be good or bad, is blame against the family. Yun naman.
So kanina, familialism, ito naman particularism, na kung saan pagka naman nagpakita ng behavior na mabuti o hindi itong batang ito o taong ito, member ng family na ito, bine-blame naman yung family. So, hindi lang siya pang positive, kundi pang negative din. Bine-blame bakit? Ito kasi yung principle natin. We believe that home is the cradle of human personality and the character is the product of goodness is always good and those who are molded in wickedness will always show off badness. So, paniniwala kasi ng mga tao na ang umuhubog primarily ng personalidad at karakter ng isang tao ay ang pamilya. So, the more na nakakakita siya ng mga mabubuting bagay sa kanyang pamilya, na-adapt niya ito, and kung mas mabuti ang pamilya, magiging mabuti ang kanyang mga produkto. Kapag ka napapakita ng hindi maganda, ay nakakita siya ng hindi magandang behavior, asal, pamumuhay, ito ang na-adapt niya, and therefore, he will always be that wicked. So, that is the principle ng pamayanan. Individuals strive to promote good or bad is blamed against the family. It is based on the principle that home is the cradle nga ng human personality. Okay? We strive to promote people marunong umasikaso ng kapwa. Yan. It is important. Next, we have the word conformity to proper codes of conduct reaps the reward of cooperation and assistance. Non-conformity is punished by withdrawal of support. So, pagka yung buhay mo ay naaayon sa tamang asal, sa tamang pamumuhay, standard ng community, you will gain the cooperation of the community. So, they will like you, they will support you, they will be with you. But if you don't conform, ang punishment mo, withdrawal of support. Walang makikisalamuha sa'yo, walang tutulong sa'yo, hindi ka nila magugustuhan. That is the Filipino character. Okay? We also have the Filipino values orientation. So, values orientation is the approach that may influence work or social relationship by personal relating to objects, events, and ideas. So, itong values orientation natin, what we value, the word values is from the word value, mahalaga. Ano ba ang pinapahalagahan natin? So, kung ano ang nahubog sa atin na pinapahalagahan natin, our values system, ito ang mag-iimpluwensya sa ating trabaho, sa ating social relationship, kung paano ka makitungo sa tao, paano mo ituring o itrato ang isang bagay, ano ang asta mo sa isang event, at sa mga ideas na meron ka. Diyan nakabase because naka-anchor daw yan sa ating value system or values in orientation. The main obligations underlying Filipino value orientation. Paano ito? The relational or face-to-face interaction and the resulting responsibilities are called interpersonal obligations. So, kung paano ka makitungo, umasta, makipag-usap, makisalamuha sa mga tao, ay ang tawag dati niyan ay interpersonal obligation. This is the relation to the value in Filipino cultural orientation. Paano yan? Filipino cultural orientation, the personalism. Paano yan? Pakikiramay, pakikisama, bayanihan. Kilala ang Filipino sa tatlong bagay na yan. Mamaya we will discuss them further. And galang are the nature and interpersonal relationship that are inherent to the pure-blooded Filipino people. So, kaya nga pagka hindi mo possess ang mga bagay na ito or nagde-deviate ka, nakakarinig ka ng criticism. Kasi nga, parang pag-isa kang Filipino, dapat inherent sa iyo ito or visible manifesting ang bagay na ito. Nahihiramay ka, may pakikisama ka, may bayanihan, at magalang ka. Let's see them one by one. First, the word pakikiramay. Pakikiramay, to define in English, it is the Filipino value of going out of the way to help without being asked, unsolicited help. Alam mo yung nararamdaman mo, yung nararamdaman ng kapwa mo. So, it is your value as a Filipino na willing kang tumulong palagi. Pag nakakita ka ng isang taong nasiraan ng sakyan,
kahit hindi siya humihingi ng tulong, we used to stop and ask, anong matutulong ko? Anong nangyari? May nakita ka nahihirapan? So, meron kang unsolicited help na binibigay. That is the word pakikiramay. You are pitying, you're sympathizing sa kanyang kalagayan. Kaya, you are giving, extending help sa kanya. Next is pakikisama. This is the smooth interpersonal relationship. You know how to engage, to deal, to interact, to live with them para magkaroon ng smooth yung interpersonal relationship with them. Regardless whether someone's view are agreeable or not, Filipinos are capable of getting along with it. Camaraderie, trust, confidence, and loyalty are enhanced and developed by this Filipino value. Kaya nga, no wonder, marunong makisama, marunong makipagkaibigan, madaling makaklose, madaling mapagkatiwalaan ng isang Filipino kasi nga, meron siyang pakikisama. Kahit minsan hindi siya agree sa'yo, sasamahan ka pa rin niya. Hindi kanya kukontrahin, hindi siya mag-agree, pwede siya kukontra sa'yo. So that meron kayo smooth interpersonal relationship. That is the word pakikisama na meron ang mga Filipino. Let's have the next. The word bayanihan, ito talaga naman matagal ng panahon na. As mentioned in the preceding topics, Filipinos are able to render service and generous enough to extend help without compensation. Somebody can request help in time of need from those to whom it is extended. So, alam niyo yung sa ating mga topic before then at well-known sa Filipino ito, nakaukit na ito. So, ang mga Filipino willing tumulong. Generous enough sila para mag-extend. Kahit hindi yung bayaran. Halimbawa, may patrabaho. Minsan, tatrabaho yun sa bahay ng isang kapitbahay kahit walang sahod. Pamerendahin mo lang. Alam niyo yun. Doon hindi niya hinihingi yun. So, somebody, pagka naman meron kang emergency, pwede kang humingi ng tulong, you ask them, and they will extend help from you. Dahil yun ang kanilang nakaugalian, yan ang kanilang tatak. So until today, bayanihan is well known. Once you are in need of help, they will be there without compensation. And of course, the word galang o respect. Ito, kahit ako mismo, I see it sa, di naman sa pagkikitsize, in other places in the West, they are just calling their elders, their parents in their name. But in the Filipino culture, we don't do that. That is being disrespect na sa kanila. Filipinos are basically oriented to revere to the opinions of elders, peers, and those in authority during important discussion, during social encounters. So, hindi lang yung pagsabi ng po at opo, pero we used to respect the opinions sa mga nakakatanda, kapwa, at yung mga nasa otoridad. Lalo na sa mga discussion, hindi ka nag-i-interrupt basta-basta, hindi ka sumasabat na hindi ka tinatanong. So you are listening sa kanilang mga sinasabi, verbal clash, or any sign of extreme familiarity in public meeting is a sign of disrespect to elder or person in authority. So kapag ka may gathering, social encounter, kapag ka sumasabat ka, nakipagtalo ka, bangangayan ka, para sa Filipino, ay isa na yung disrespect. So, karamitan, pinag-uusapan sa maayos na paraan. Hindi mo siya, hindi ka magiging kontrabida. Hindi ka magiging na makikipagtalo. Hindi ka nakipaggalingan, nakipagdebate. If you will say something, you're allowed, but in a very nice way. Para kasi in authority, tas matanda, out of respect na nga lang, sabi nila. So far, that is the end of the lesson number 4. Hope you've learned something. And I pray that matuto kayo sa so simpleng bagay na ito ay nakatulong sa inyo. Again, this is Mr. Criminology. God bless you and Jesus saves.